Have you ever wondered kung paano mag-usap o humuni ang mga langgam? Ito ay nakuhanan na at naitala sa isang siyentipikong pag-aaral. Panoorin sa video ito. Yun, panalo mga kamanoy, panalo! Alright, welcome uli sa ating video of the week na ang pamagat ay ang huni ng langgam. OMG. Alam nyo ba na nakuha na after a long way of waiting ng mga tao na ang langgam ay humuhuni pala o nakikipag-usap sa kanilang kapwa langgam? Paano nga kaya, no? Paano ba natin imagine kung gaano ang tunog ng mga langgam. Pero bago tayo mag-proceed pa, of course, please like and subscribe sa ating channel, Manoy the Explorer. Meron tayo sa YouTube at saka sa Facebook for weekly video na maaari nyong kapulutan ng aral or sakaling in any entertainment purposes in a different angles gaya ng sports, showbiz, business, and any form of entertainment. At baka ito na yung channel nyo. Subscribe na for more. Okay, proceed tayo sa ating subject of the week, ang huni ng langgam. Ang scientific name ng langgam ay Formicidae, along with the related wasp and bees called Hymenopterans. Ang Hymenopterans ay 12,000 kind of species lang naman. At about sa subject ngayon natin na langgam, ang langgam ay may different kind at may different of lifespan. At syempre, yung iba topic natin ngayon, yung mga usually nakikita lang natin na kagaya ng black garden ant. Ang black garden ant ay umaabot ng 15 years. At ang isa pa, ang fire ant ay umaabot din ng 3 years lang. Ngayon, ang pyro ant ay umaabot lang ng 4 to 1 year. At ang carpenter ay umaabot lang ng 6 weeks to 10 months lamang ang OMG. Pero of course, depende yan sa weather condition na kanilang environment ang buhay na kanilang ginagalawan. Ang tanong, paano man yung queen ants ng kada colony? Ang queen ants ay nag-live siya ng much more longer. Pero according sa aking pag-aaral ay wala akong na-research na buhay ng isang queen ants ng kada colony. Sad to say. Pero kung may mga idea kayo mga kamanoy, paki-comment nyo na lang kung ano yung lifespan ng isang queen sa isang colony ng mga langgam. Alright. At syempre, wala pa rin tatalo sa isang pinakamahabang buhay na bukod-tanging nabubuhay sa mundo, yun ay ang pag-iibigan ninyo mag-asawa at mag-jowa. Ang langgam ay mayroong 3 kinds of parts or body parts. Ito ay binubuo ng head, thorax, at abdomen. At alam natin talaga na ang langgam ang pinakamalakas na species sa buong mundo. And ang kaya nilang buhatin ay 10 times ng kanilang weight. Ganun sila kalakas. Kaya kung overweight ka, imagine na kung ikay 30 years old at ikay isang obese at may kilo ka na 200 kilos ay kaya ng langgam na bumuhat ng 2,000 kilos. Ganun sila kalaki. Alright. I mean kalakas. Ganun sila kalakas. Lapit di ba? Grabe. Mas malupit pa to kaysa kay Hook ng Avengers siguro. Alright. And have you ever wondered kung bakit nagkakaroon ng langgam sa inyong bahay nang hindi mo nalalaman? Ang ibig sabihin pala, pag merong langgam sa inyong bahay, one of the reason kung bakit andyan yung langgam ay meron silang food somewhere in your house. Yan ang lagi nyong tatandaan. Meron din isang solution kung paano patayin ang mga langgam pero hindi ko na ibibigay mga kamanoy. Suggest na lang kayo kung ano yung pinakabilis na pangpatay ng langgam para hindi rin sila
madihado. Kawawa naman. Meron din naman sila siguro mga pamilyang iniwan na papakainin at naghihintay sa kanila sa kanilang pagbabalik. At isa sa pinakamamangha sa langgam ay wag na wag natin itong pipisakin or i-squish ang ants. Bakit? Kasi pala, ants emitted alarm pheromone sending into other ants attack mode. Lupit ano? OMG! So, parang ganito ah. Kung meron ka naapakan na isang langgam, automatically nagkasasend siya ng message sa ibang colony into warning zone at kaagad into domino effect na susugod sa iyo against sa iyo ang langgam. OMG! Panalo. Galing. So don't ever do it na pumatay ng isang langgam. Patayin mo na lang ang iyong mga bad past relationships. Move on ka na lang. Ang isang interesting na tanong, ang mga langgam po ba ay natutulog? According sa ating research, no, they don't have regular sleeping schedules gaya ng tao. Pero ang mga worker ants ay natutulog ng 5 times daily. Gaano kahaba ang pagtulog nila? They are making or sleeping in 1 minute only as a power nap kumpara sa tao. Ganun ang sleeping habits ng mga langgam. Alright. Kamanoy, ano ang ginagawa ng queen ant ng kada colony? Ang responsibility ng queen ant ay she ensures survival of the colony, responsible for creating members, and if she die and no one replaces her, the colony shall die. Isa pang tanong, ang mga langgam po ba ay umiiyak? Alright. And according to our research, no, they are not. Hindi umiiyak ang mga langgam. Kagaya ng mga na-feel ng mga ex mo. But they feel irritation and probably can sense if they are on danger and they don't have emotion as well. Alright. At ayon pa sa pag-aaral, ang ants pupae ay or yung mga baby ants can communicate via sound and crucial to their survival. Ganun sila makipag-communicate. Alright. And finally, eto na, i-reveal na natin ang ating subject of the week, ang tunog ng mga langgam o ang huni nito. Please focus on this sound or video. Alright. But before that, don't forget to like and subscribe for my channel sa FB saka sa YouTube. Baka sakali next week yung topic muna hinihintay ang matopic natin on our new video. Alright, panalo, this Manoy, enjoy sa tunog ng langgam. Alright, like and subscribe for more. Workers, soldiers, and queens each make their own distinct sounds.